So, ayan guys, today, magluluto ako ng ulam namin para sa tanghalian, and ganun pa rin, gulay pa rin. Gulay muna tayo palagi ngayon guys, para healthy tayo, lalo na sa panahon ngayon na alam nyo na. So, meron akong talbos ng kamote, ito, talbos ng kamote. Meron ako ditong kamatis, garlic, sibuyas at saka luya. And meron ako ditong slice ng manok, panghalo natin para may konting sahog naman yung gulay natin. Meron na naman ako ditong sitaw. Ayan, may sitaw ako. And okra, ang paboritong okra. And sorry sa ingay, saluyot and talong. Ayan. And ito yung aking dahon ng sibuyas. Hinarvest ko na dun sa tanim kong sibuyas. Meron na siyang konti ganyan, kinuha ko na, isama ko na rin siya dyan, sayang naman. So, ayan muna for today. Magluluto muna ako ng tanghalian namin. See you later ulit. So, ayan. Mag-isa na tayo ng brown muna natin konti yung ano, bawang. Ilagay natin ang luya. Bango guys. Buo ng luya. Ayan. Lagay ko na rin yung sibuyas. Sotay. Pakasan natin konti yung apoy. Nilagyan ko lang siya ng konting oil para panggisa natin. Huwag natin damihan yung mantika kasi ayaw naman natin na magkaroon ng maraming mantika yung gulay natin. Tapos, ilagay natin yung chicken para ma-prito muna siya ng kahit na konti. Natin
Balikan natin mamaya. Check natin yung ating chicken. Balikan natin sila. Balikan na natin at medyo. Lagyan natin siya ng patis. Konting patis lang. Tapos lagyan natin siya ng konting tubig para maluto yung chicken, para lumambot siya. Tapos balikan natin mamaya. Pag malambot na yung manok, saka natin ilagay yung gulay. So, ayan. Takpan muna natin siya. Babalikan natin siya maya-maya. Natin yung kanin natin, guys. Ayan. Kumukulo na rin siya. Maluluto na rin yan. And check natin ang ating ulam. Ooh. Mausukan kayo, guys. So, i-check ko muna. Ayan. Para natin ang kanin natin at ang ating ulam. Malambot na yung ating manok. Okay na yung chicken natin. Ilagay na natin ang ating mga gulay. Hinaan natin ang kanin. Baka masunog. Okay. Lagay muna natin yung sitaw, ang talong. Sumama na yung kunting dahon ng malunggay. Kasama ko na siyang kunting dahon. So, kailangan natin ng panghalo. Haluin natin na natin. Tapos, takpan natin, balikan natin maya-maya, saglit, at ilalagay natin yung okra at saka saluyot. Nilagay ko na yung okra at saka saluyot. Tapos isusunod na natin mamaya yung talbos ng kamote. Oops, may natira pang isang dahon ng saluyo. Pwede na natin ihalo yung
Tapos ng kamote. Ang gulay. Takpan muna natin ito. Tapos, babalikan natin maya-maya pagluto na yung talbos. So, takpan muna natin. So, ayan guys, check natin yung gulay. Ooh! Ayan. Ayan, ang aking masustansyang gulay. Ang paborito ng mga taga Zambales. Siyempre, basta gulay kasi paborito yan. Kasi masustansya yan. Unless, yung mga hindi talaga mahilig kumain ng gulay, hindi talaga sila kakain ng gulay. Di ba guys? So, ayan. Malapit nang maluto yan. And after maluto yan, kakain na tayo ng panghalian. Luto na rin ang aking kanin. Ayan. So, konting kembot na lang, guys. Maluluto na. Tikman natin kung tama na yung lasa, guys. Sarap. Okay na yung alat niya. Sakto lang. So, ayan. Malambot na rin yung chicken. Ayan. So, pwede na natin siyang i-off at luto na. Sakto lang yung sabaw. Konti lang para hindi magmukhang sinigang. Okay na. Off ko na. And, takpan natin. And, prepare na tayo ng ating pagkain. Luto na rin yung kanin. So, sige guys, mamaya uli. Kakain muna kami ng tanghalian. Naisipan kong gumawa ng garlic. Fried garlic. Ayan. Ito oh. Hinaluan ko siya ng hiniwa ko muna siya ng maninipis. Ayan. Parang ganyan, oh. Tapos, nilagyan ko siya ng siling labuyo. Ayan. Maliliit na hiwa. Nilagyan ko siya ng pepper at saka konting salt. Tapos, saka ko siya ifa-fry. Ayan. Pwede siyang gamitin kapag ilagay mo sa fried rice, or pwede siya sa noodles, or pwede mo rin siyang ilagay sa arroz caldo kapag gagawa ka ng arroz caldo. Ayan. Isasalang ko muna to and babalikan ko kayo guys. Ayan, siniprito ko na siya sa low fire lang. Pag nag-brown na siya at medyo crunchy na, ayan. Pwede na siyang tanggalin. Ayan. Haluin natin para hindi siya masunog. Para mag-golden brown lang siya. Tsaka hindi siya mapait kapag ano, kakainin na. Kasi pag yung medyo over na siya sa pagka-brown, nagiging mapait na yung lasa ng garlic. Mas masarap yung ganyan. Tsaka pwede pa nga siyang papakin, di ba? So, yan guys. Medyo spicy and crunchy garlic. Yan.
Magiging ganito ang itsura niya, guys, kapag luto na siya. Ayan. Oh, diba? Sarap kaya nito, papakin. Kita nyo ba? Ayan, magiging ganyan siya. Ilalagay muna natin sa may, ano, may paper towel para madry yung oil niya. Ayan na, guys. Luto na yung aking fried garlic. Spicy fried garlic. Hindi siya sunog, ha. Ganyan lang talaga yung kulay niya. Sa personal, light brown lang siya. So, ayan. Dinidrain ko lang yung oil sa paper towel. Ayan. At ang sarap niya, tinikman ko kanina. Ang sarap niyang papakin. Ayan. So, kung gusto niyong gumawa, ayun, balatan niyo lang yung garlic, tapos slice niyo ng maninipis, tapos magpainit kayo ng oil, and yun, ihulog niyo na sila. Tapos, mahina lang yung apoy and haluin para hindi siya masunog at hindi magdikit-dikit. Lagyan nyo ng pepper, konting salt, at saka siling, labuyo, kung gusto nyo ng spicy pa talaga. So, ayan. Ang aking fried spicy garlic. Ayan, guys. See you in my next vlog. Thank you for watching. Ayan, guys, ang aking ginawang spicy garlic with pepper and salt. Ayan siya. Nilagay ko na lang sa isang jar.